Hello mga kabidyo, okay para sa mga nagtatanong sa atin kung pwede daw bang kabitan ng panibagong subwoofer yung ating video, okay? Ganyan mga kabidyo. Syempre kailangan natin ng panibagong amp. Kumaga tayo ng panibagong sub. Syempre kailangan natin ng dalawang amplifier para sa ating panibagong speaker na sub. So meron tayong video, okay dito mga kabidyo ako sa likod. And then magplay-play tayo ng song galing sa ating laptop, imbis na CD player, ang gagamitin natin player is yung ating laptop para pan-testing natin, and then yung ating linya, kung ano yung linya natin sa likod ng ating video, okay, ganun din yung ating linya ngayon. Mag-a-add lang tayo ng panibagong amplifier, so papakita natin yung ating mga gamit na subwoofer and amplifier. Ito yung laman ng ating video, okay, ang amplifier natin gamit ngayon is 733. Ayan, laman ng ating video, okay. And then yung ating pangalawang amplifier pang subwoofer natin is 733 na Sakura. And then ang ating subwoofer na D12, dual siya, naka 4 ohm siya mga kabidyo, okay, and 400 watts. So punta tayo sa likod niya. So ito yung ating likod mga kabidyo, okay. Syempre yung input ng ating amplifier from player, ito mga kabidyo, okay, is yung ating galing sa player, laptop or player or DVD player. Basta pan-testing lang natin to. So kuha tayo sa A. Pwede rin sa B kung nasa sa inyo kung saan nyo gusto. And then input, syempre kailangan natin ng panibagong output para sa ating subwoofer. Kuha tayo ng panibagong output, syempre walang ibang output dito kundi ito lang dalawa. Ayan, record out at line out. So mamimili lang kayo dyan kung alin ang gusto nyo dyan. So napili ko is pwede ring line. Okay, left and right tayo. Ito yung ating RCA. Pumunta sa ating panibagong amp. Ayan. Sa A din siya. Input. Sa CD tayo, BCD. So, ito yung ating linya. Sa ating speaker. Ayan, dalawa siya. Left and right. At yung ating speaker. Ayan. Dalawa yung laman ng ating speak on. Left and right din siya. So, bali, left and right siya mga kabidyo, okay. Yan lang yung ating linyang ginawa sa ating speaker. Yung ating inad sa subwoofer. So ulitin lang natin mga kabidyo, okay, para mas malinaw. Ito yung normal na setup ng ating video, okay. Ayan, syempre input from player. Mag-a-add tayo ng output sa panibagong amp natin. So kaya tayo nagdagdag ng ating subwoofer kasi para madagdagan yung bayo niya at maging busog yung bayo ng ating sounds. Okay? So idagdag ko lang mga kabidyo, okay, kahit ilang amplifier at kahit ilang speaker ang gamitin nyo, walang problema. Basta meron kayong amp at mga linya pa. Okay, kahit kagano, kahit mga tatlo, kahit magdagdag pa kayo ng mid-high, mid-low, walang problema basta meron silang sarili-sariling amp. Okay, so ngayon, ang gagawin lang natin ngayon is sub lang dahil yun lang ang ating kailangan natin ipakita. Dahil kulang tayo sa gamit. Okay, mga kabidyo, okay? So ngayon mga kabidyo, okay, testingin na natin. Mag-play-play muli tayo ng song na no copyright. Hindi tayo magplay-play ng galing sa ating player. Pero ganun pa rin ang linya natin. Kahit anong player, basta ganun pa rin ang linya natin sa likod ng ating amp. Okay? Alalayan muna natin yung ating sound kasi baka magreklamo ang ating kapitbahay. Yan yung tayo, okay? Wait lang, mga kabidyo, okay.
ayan na nga mga ka-video, okay, kung paano natin lalagyan ng panibagong subwoofer yung ating video, okay? At sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan, subscribe na po kayo and notification bell para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang video. So, sana ay kahit pa paano ay minatutunan tayong konting kaalaman para sa ating mga video. Okay? Maraming salamat at hanggang sa muli and God bless.